Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Philippines versus Latina. Sino nga ba ang matinding makakalaban niya dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa Miss Universe dahil almost 14 days na lang or 13 days mag-Miss Universe na. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dahil, ay nako, marami talagang magbabardagulan ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. So, nung isang araw, inirelease na nga nila yung bagong crown ng Miss Universe. Ako masasabi ko sa crown nila, sobrang ganda. Kakaiba, parang Miss World lang yung dating, di ba? Color blue. So, ako kasi para sa akin yung blue, parang ang gandang tingnan. Parang nasisimbol siya ng water. Plus, nandoon yung makikita mo yung pagiging elegante ng corona. Ang tanong, sino nga ba ang magsusuot ng bagong corona ng Miss Universe? O, di ba? So, yon, talagang lahat tayo ay nagiging tutok na dito sa Miss Universe. Kasi nakikita na rin naman natin yung mga kandidata. Kanya-kanya na rin paandar. Kanya-kanya ng ingay. Kanya-kanya ng alisan ng kanilang mga bansa. Andiyan na si Miss Vietnam, di ba? Nagpasabog na siya ng kanyang national costume. Yung pinresent niya na sa kanilang country yung national costume na gagamitin niya nga sa Miss Universe. Ang masasabi ko sa kanyang national costume, syempre, very unique yung dating. Ang galing. Yung materials na ginamit nila doon sa national costume, talagang napahanga ako. Kasi parang lahat ay yung ano, yung galing talaga sa country nila yung materials. Yung ando doon yung may banig, may walis tambaw, may walis tingting. Kung iisipin mo, parang ang galing naman nung gumawa nito. Parang paano nila nagawa to at nag-isip, di ba? But nandoon doon kasi syempre, it's a competition. Kailangan talaga creative yung mga team para at least, di ba, makagawa sila ng isang magandang pasabog talaga. Syempre, naabangan natin yung national costume ni Miss Philippines, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano ba yung ipapakita nila at kung ano ba yung pinalano nila para sa competition ng Miss Universe. So, napaka-importante sa isang kandidata. Siyempre, doon din yung paggawa ng isang gown. Kasi isa rin yung sa mga pwedeng talagang magpanalo sa kandidata sa competition. Kailangan yung designer nila ay maka-create ng bonggang-bonggang gown. Ando doon din, siyempre, kailangan pack na pack din ang styling ng mga kandidata. Plus, nando doon din, siyempre, maganda ang kanyang presentation. Yung maganda din yung lakad niya. Dapat may mga transition. Yan ang inaabangan natin sa mga kandidata. Pero syempre dito sa Miss Universe ngayon, matinding naglalaban-laban ay yung mga Latina versus Pilipinas. Ayun yung sinasabi kasi nila. Noong 2014, ang una daw na nakapagsuot ng bagong corona ay Colombia. Kaya naman daw, this year, sinasabi ng Colombian, sila rin daw ang magsusuot ng bagong corona ng Miss Universe. In fairness naman doon sa kandidata nila, talagang masasabi ko, ay nako, medyo kailangan din natin tutukan ito si Maria Fernanda. Kasi hindi lang siya a month na naghanda para sa competition. Taon ang hinintay dito ni Maria Fernanda sa competition ng Miss Universe. At nakikita naman natin na mukhang palaban din yung kandidata nila. Bukod doon, maganda talaga si Maria Fernanda sa ayot sa gusto natin. Talagang medyo nakakatakot ang Colombia. So, pwede siya manalo sa competition kung talagang kakabog siya ng todo-todo. Diba? So, yon. Kaya naman sinasabi nila na sila daw ang makakakuha ng corona ngayong taon na to. Pero syempre, nung bagong era din ng IMG, Philippines ang kauna-unahang nanalo dito sa competition ng Miss Universe, di ba? Ayun yung talaga yung nagbigay sa atin ng luck. Kaya naman yung lahat sinasabi ngayon, tingin nyo ba luck kaya dito na tayo din ang makakakuha ng kauna-unahang corona at
title mula naman sa JKN. O, di ba? So, yon. Alam nyo naman yung mga pamahiin ng mga Pinoy. Talagang hindi rin yung magpapakabog. Kung ang mga Latinas ay may mga ganyan, syempre tayo din meron din. O, di ba? Kaya naman, sinasabi nila, ang matindi daw na maglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe ay si Miss Celeste Cortese at saka si Maria Fernanda ng Colombia. So guys, anong guys tingin ninyo? Ako, kung ako tatanungin ninyo, matinding kabugan to. Alam naman na natin, noong 2015, naging mainit ang Colombia at Philippines nang lang mag-last two standing sila sa competition ng Miss Universe. And then, nanalo tayo, di ba? And then ngayon, ayan na nga. So, malaking hamon to para sa ating kandidata kung paano niya susungkitin ang corona ng Miss Universe mula sa bagong organization ngayong era, di ba? Kaya naman ako, nandoon ako na kung dapat si Celeste Cortese talaga, pagandaan niya to ng bonggong-bongga. Sa ngayon, nagre-relax si Celeste. Pero sinasabi nila, last day na daw eh. Sa babalik, last day na daw ngayon at babalik na daw siya sa training niya sa pasarela at saka siguro kung ano pa yung mga kailangan niyang gawin. Dapat lang, hindi pwede magpa-easy-easy kasi talagang matindi ang labanan ngayon dito sa Miss Universe at nakakatakot nga yung mga kandidata na nakalahok ngayon dito. Sa mga Latinas, talagang yan isa sa mga dapat tutukan ni Celeste Cortese kasi matindi yung mga kalaban niya dyan. Andiyan dyan si Miss Panama na magaling pagdating sa communication skills. Iba din yung nagawa niyang transition ngayon. Iba din yung nagawa niya, iba din yung kanyang transformation ngayon ha. Kung ikukumpara mo siya nang lumaban siya noon sa Miss World, ngayon ay nako, iba ang Miss Panama ngayon. Tapos plus na nyo dyan din syempre si Miss Brazil. Iba din niya si Miss Brazil, medyo matindi din yan. Andiyan dyan din si Miss Guatemala. Alam naman natin si Ivana Bachelor, medyo nakaka-jokot din niyang kalaban. Magaling niya sa communication skills. Plus, nandiyan din si Miss Venezuela na ayaw din talagang magpakabog. Alam naman natin si Venezuela, medyo iba din yung datingan. Si Curaçao, nako, medyo nakakatakot din yan. So, yan yung mga talagang matinding makakalaban ni Celeste Cortese maliban kay Colombia. Si Colombia talaga isa pa rin yan. So, ako para sa akin, si Celeste, ipakita lang niya yung galing niya. Mag-focus siya sa sarili niya. Huwag siya mag-focus doon sa mga ginagawa ng kalaban niya kasi wala din naman talagang mapapala kung nakafocus siya doon. Mas maganda talaga kung ano yung i-offer niya dito sa Miss Universe. Ang inaano ko lang kay Celeste Cortese talaga, yung kanyang pasarela, okay naman eh. Confident naman siya and then maganda yung lakad niya. Pero syempre, dapat talagang sanayin niya yung sarili niya ng gusto para alam mo yung maibigay niya yung best para sa kanyang competition. And then, ang inaano ko na lang dyan siguro, ano ba yung magiging styling niya? Ano ba yung ayos na gagawin sa kanya kung sakasakaling makapasok siya sa semifinals? And then, yung gown. Ayun, isa pa yun. Yung evening gown niya kailangan talaga pasabog. Yung alam mo yun, kasi yung ibang mga kandidata for sure, lalo na yung mga Latinas, ayan talaga yung pinagandaan nila. Si Puerto Rico, isa pa yan. Si Puerto Rico nga eh, di ba? Yung kanyang evening gown na gagamitin is mula sa yung inspired sa galaxy. So, ibig sabihin, mabato, makinang. Nung last year, ang naiwan sa top 5 ay si Miss Philippines at saka si Miss Colombia. So, ngayon, syempre, iba pa din ngayon yung competition kasi depende sa mga kandidata. Kaya, ang sinasabi nung lahat, makapasok kaya si Celeste sa top 5. Actually, kung ako tatanungin mo, kaya ni Celeste pumasok sa top 20, 100% yun. So, nandoon tayo na hindi may el-tukuyo si Celeste Cortese. So, lalaban at lalaban niya at papasok yan sa top 5. At sa top 20. And then, pagdating sa top 20, kung mag-evening gown sila, swimsuit round, I think kaya ni Celeste pumasok sa top 10. Yes, totoo yon. So, kasi maganda ang katawan ni Celeste. Sino ba namang ayaw kay Celeste? Siguro mabigyan lang niya talaga ng magandang walk at saka transition. Yung talagang tipong papalakpak yung lahat. Ay, nako. Kayang-kaya yan ni Celeste Cortese tumalon sa top 10. Pagdating sa top 10, ayon, doon talaga sila magliligwakan sa evening gown
maniwala kayo guys. Kasi yun sa swimsuit, parang sure naman tayo na kaya ni Celestine tumalun sa second round eh. Pero yun doon sa ano, yun doon sa evening gown, ay nako, ayun yung nakakatakot. Kasi yung evening gown, hindi natin alam kung ano ba yung paghahanda na ginagawa ng ibang kandidata at kung ano ba yung pasabog nila sa evening gown nila. So, yon. So, ngayon, si Celeste kailangan dyan, magawan siya ng magandang styling, magawan siya ng magandang makeup, tapos yung alam mo yung ayos na pack talaga, kailangan yun talaga yung pagandaan din ni Celeste para pumalo siya sa top 5. At saka sana yung gown talaga, yung gown na gagawa sa kanya, sana ang target din ay pang top 5 talaga si Celeste, di ba? So yon, so pagdating sa top 5, ayan na, diyan na papasok yung communication skills. Eh si Celeste naman, nakita naman natin, nakakasagot. Saka yung mga sagot ni Celeste talaga, galing sa puso niya. Kaya parang feeling ko, once na makapasok to sa top 5, kaya ni Celeste tumuntong sa top 3. So yun, tignan natin guys. I'm so excited. Pero syempre, depende yun pagdating sa top 5 kung sino ba yung makakakudaan niya dyan. Kasi andyan dyan si South Africa. Andyan dyan din si Ivana Bachelor, si Miss Panama, si Miss Colombia, di ba? Ayan yung mga matitindi. Sama pa si USA na nakakaloka. Oh, so yun, talagang sabi ko sa inyo, matindi ang labanan ngayon ng Miss Universe. But syempre, titignan natin kung sino nga ba ang strongest kanila at sino nga ba talaga yung mga makakalaban dyan ng Miss Philippines. And then si Miss Philippines, ganun nga ba talaga siya kalakas sa competition na to? Ay, yan yung aalamin natin pagdating sa Miss Universe. O, di ba? So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para naman at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun, so guys, hanggang dito na lang. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!